Good morning! Welcome back to my channel. Ngayon po, gagawa na naman tayo ng isa na namang pwedeng-pwede nyo pong pagkakitaan. Ito po yung buko pandan, putukot sinta na talaga namang sabi nga ng anak ko, sobrang sarap daw. Ayan, ang bata hindi nagsisinungaling pag masarap talaga. Masarap talaga yun. So ito po ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung paano po natin ito gagawin. So sa mga bago pa lang po at first time po sa aking channel, pasuyo na lang po, pasubscribe na lang po at click na rin natin ang notification bell para lagi po tayong updated. So ito po yung gagamitin nating ingredients para pa lang po ito doon sa kutsinta. Kailangan natin ng medyo malaki-laki yung mixing bowl. Uunahin natin ilagay yung 1 cup ng cassava flour, 1 cup na all-purpose flour, tapos 1 cup ng sugar, at saka haluin muna natin. Uy, may dumi. Then, ilalagyan na natin yung water. Sadyang meron po talaga siyang bula-bula, gawa po yan ng cassava flour. Pero mamaya kapag sinala na natin, mawawala rin po ang bula na yan. Teaspoon ng gray water. At syempre, 1 teaspoon ng ating McCormick buko pandan flavor. Yan. Then, haluin na natin mabuti. Wow, ang ganda ng kulay. Siyempre, para makasigurado tayong walang buo-buo, ito po ay ating sasalain. Ayan, tinutunaw ko lang po maigi yung asukal. At ngayon, sasalain na natin direct na dito sa pichil. So, iset aside muna natin ito para gagawin natin yung puto butter. Ito naman po yung mga ingredients na gagamitin natin sa puto butter. Abangan nyo na lang po sa description ng video na to ang lahat ng mga kumpletong sukat ng ingredients. At mag-start na po tayo sa paggawa ng puto butter. Ito po yung ating third class na flour. Third class lang yung meron ako kaya ito yung gagamitin natin. Ilagay po natin yung baking powder. Haluin natin. At maglagay tayo ng butas sa gitna para dito natin ilalagay yung isang pirasong egg. Large lang po yung egg na yan. Lagay natin yung buko pandan condensed milk. Jersey po itong tatak nito. Nabibili po ito din sa mga grocery.
isunod na po natin yung vegetable oil. Kung meron ka pong melted butter, pwede rin po yun gamitin. So, haluin na natin. So, hindi po natin dapat ino-overmix yung paghahalo ng puto butter para maiwasan natin yung mga imperfection sa ating finished product ng puto. So, dahan-dahan lang yung saktong ano lang. Ilagay ko na po lahat ang tubig. Dahan-dahan, basta wala nang buo-buo. Pwede na yan. Ay, actually pala, sasalain naman natin. Kaya, okay lang kahit hindi natin siya sobrang pakinisin. Kasi, sasalain naman natin. Tuloy-tuloy lang natin yung paghalo natin sa ating butter. Yun, medyo okay na yung ating ano. Meron pang maliliit na lumps, pero kaya na yan sa pagsala. So, bago po ang lahat, ay magdadagdag muna po tayo ng pandan flavor. Since favorite po talaga to ng baby ko itong pandan, mag-a-add pa rin po ako ng McCormick pandan flavor. Konting patak lang naman po para mas lalo siyang maging buko pandan ang lasa. Ayan, haluin lang natin para ma-distribute siya ng maigi. Bago po natin salain tong ating puto butter, ay isalang na natin yung ating kutsinta para kumukulo, mapakulo na natin siya at ay ma-steam na natin siya. 10 minutes lang po yung pag-steam natin nito kasi mamaya pa naman ay papatungan natin ng puto. So, magiging ano pa rin siya. Yan, mga 1/2 lang po ang kapal or 1/4 inch yung kapal ng kutsinta kasi papatungan pa natin siya ng puto mamaya. Yan. Pero depende na rin sa'yo, pwedeng kalahati, kalahati rin ang puto. Yan. Pwedeng kalahati nitong kutsinta mixture at kalahati din ng puto mixture. Pwede po yun. Ayan, isalang na natin to sa steamer kasi kumukulo na rin naman. 10 minutes po. So, habang ginagawa natin yon ay tutuloy na natin yung pagsala ng ating puto butter. So, i-direct na rin natin dito sa pichil para hindi tayo mahirapan na maglagay mamaya doon sa ibabaw ng kutsinta na niluto natin. Para matinis po, para pino kaya po natin ito sinasala para wala na talagang lang. Ayan, ayos na, nasala na natin at inaantay na lang natin yung kutsinta kasi ni-steam pa natin ng 10 minutes. Ayan, saktong-sakto pagkatapos nating masala ay ito na yung ating kutsinta. Hindi ko na po yan pinalamig, ipatong na agad natin ito. Dahan lang para walang mga kalat-kalat. Ayan, patapos na tayo at ready naman na yung ano, kumukulong tubig natin sa ating steamer. Then, takpan na natin to ng ating takip na merong cloth. So, lagi po tayong may cloth para maiwasan na matuluan po ang ating mga puto cheese. Lalagyan natin ng cheese para maging puto cheese. Medyo malamig na siguro to. I-try natin na mag-unmold kung hindi na siya mahirap i-unmold. Kasi minsan itong
buto ko tsinta kapag mainit na mainit. Dumidikit siya doon sa molder. So far okay na siya. Ayan, perfect na perfect. Ang dali pa niyang i-unmold pero sobrang init pa po siya. Ayan, so hilot-hilotin natin yung molder para maganda yung pagkaka-unmold natin ng mga puto kutsinta. Ito na, natanggal na natin sa mga molder. May mga napira pa doon. Ito lang kasi yung nagkasya dito sa ating plate. At may gagawin pa ako dito. Lalagyan natin siya ng cheese para mas maganda siyang tingnan at mas nakakaakit siyang kainin. Kailangan gagad-garan pa rin natin siya sa ibabaw ng cheese. So, depende na sa inyo. Optional na to. Pwedeng lagyan ng cheese. Pwede rin hindi. Optional na lang po yung ginagawa ko. Dagdag na lang po yan para mas matakam, lalo kung mga bata, mas matakam sila kapag may cheese. Ayan, ang sarap-sarap niyang tingnan. Ito na po ang ating finished product, ang buko pandan kutsinta na meron pang toppings na cheese. O diba, ang sarap-sarap po niyang tingnan. At para naman po sa mga mami na nanonood ngayon, sana po ma-try nyo ito kasi sobrang dali lang din naman po ito at napakasarap po na pang merienda ng inyong mga pamilya. So hanggang dito na lang po muna tayo. Magkita-kita po tayo sa susunod ko pa po mga video. Bye! Ito nga pala yung sobra nating puto butter na nilagyan natin ng cheese. Naging buko pandan puto cheese na siya.